Hi, good morning mga meme. This is Rico Mori and welcome back to my channel. And for today's video mga meme, ay hindi po muna tayo gagawa ng mga ritual na pampaswerte. Bagkus tayo po ngayon may pag-uusapan na may kaugnayan pa rin naman po sa mga kaswertihan at sa pagkontra sa lahat ng mga kamalasan. Kayo po ba mga meme ay biktima rin ng mga mamapanirang mga chismis at mga intriguer at mga chismosa? Inay ko po, sus Mario. Sep, yan po yung negatibong negatibo ha mga meme. Kapag ka tayo po ay nalahiran niyang mga ganyang mga tao. Yung mga chismosa baga. Yung bagang mga mahilig manira ng mga kapwa. Yung mahilig magdadaldal at magchismis ng buhay ng may buhay. Sus Mario. Sep. Kaya for today's video mga meme ay may isashare ako sa inyong mga ilang napaka-epektibong pangontra. Dahil nga ngayon ay usong-uso ang mga plantitos-plantitas. Eh meron akong isashare sa inyo na apat na mga halaman na pwede nating pangontra sa lahat ng mga chismosang iyan. Yan mga meme, ito po ay mga halaman na kontra sa mga inggitera, chismosa at mga pakialamera. Yan, kaya kung gusto niyo pong malaman kung ano po ang mga halamang ito ay panoorin niyo po ang video kong ito. Pero kung kayo bago pa lamang po din sa channel ko ay huwag nang mahiya. Mag-subscribe at i-click po ang aking notification bell para updated po lagi kayo kapag may mga bago naman po akong uploads. Kasi dito, tsak, suswertihin kayo. Dino! And welcome back mga meme. At ngayon nga po ay magsha-share nga po ako sa inyo ng isang napaka-inam na pangontra sa isang napaka-sensitibo din na mga problema. Ang problema sa mga mamapanirang puring mga tao, yung bubaga mga chismosa, inggitera, yung mga pakialamera at mga hamiterang mga tao. Sus Mario, punong-puno ng galit, punong-puno ng inggit, at punong-puno ng kasamaan at kawalanghiyaan sa budhi. Sus Mario, maitim ang budhi. Yan mga meme, ang ating kukontrahin ngayon ha mga meme. Alam niyo po ba na may mga halaman na pwede nating pangontra sa mga ganyang klaseng tao? Yung bubagang matatalim ang mga dila, yung matatalim ang mata, yung kapag ka may nakita lamang na konting ganyan sa inyo, ay kayo na lagi ang pagdidiskitahan at kayo na lagi yung pag-uumpukan ng mga chismisan. Sus Mario, so, yung kayo po malagi na lang, parang kayo ang gagawin lang topic at kayo na lang yung lagi nilang pupulutanin. Sus Mario, Joseph, ano kayo? Sisi. Inom, mapupultanin. Sus Mario, Joseph, ako'y maraming ganyang kilala ha mga meme. Hindi lang po dito sa aming ano, sa aming lugar ha mga meme. Pati dyan sa mga may yan po'y makikita nyo kahit saan. At ako sus Mario, Joseph, yan po'y real talk na real talk yan ha mga meme. Kahit saan po'y natin dyan yung mga yan. Yung mga ingriterang ganyan, mga chismosang ganyan. Yung mga mahilig manira at mga mahilig magchismis ng kapwa nila. Kumbaga, akala mo'y kalilines, akala nyo kayo yung naka-righteous ninyo? Sus Marios. Akala nyo ang gaganda ninyo? Akala nyo ang sexy ninyo at puputuin ninyo, no? Pero ang tataba nyo naman. High blood ka naman. Yan, sabi ni Drake, mga high blood naman daw ako. Hindi kasi, ganyan po, marami kasing ganyan. Alam nyo kung anong pinagmumula ng ganyan? Inggit. Yan, napakaroon ng negatibo. Are you crazy? Yan po ang number one na dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga ganyang klaseng tao. Loser kayo kasi. Kasi nga kasi yung mga taong loser. O, diba ga? Pag naminakita kayong mga tao na nagkakaroon ng achievement, ay inggit na inggit kayo kasi hindi nyo magawa yung kung ano yung nagawa nila. Yan, mga meme. Yung mga taong ganyan, yan mga dapat yung iwasan, ha, mga meme. Halimbawa po, kayo may mga kasamang ganyan, lalong-lalong sa neighborhood, dyan sa mga, halimbawa, sa mga lugar ninyo, sa mga trabaho ninyo, sa offices ninyo, dyan. Sus Mario, Joseph, may maraming ganyan, ha, mga meme. Yung konti na lang, may nakita lang na bagong bag, bagong cellphone, bagong gadget, ganyan, bagong, ano, biling alas, o bagong damit, nako. Yay, iintrigahin ka na agad, ha, mga meme. Yung mga taong ganyan po, iwasan ninyo, ha, mga meme. Kasi sila po yung mga taong wala yung gagawing magaling, kundi talagang manira ng kapwa nila. Kasi po sila ay mga loser. Sila po yung mga tao kasing walang mga pakinabang sa mundo. Ngayon, fertilizer kaya. Oo, napabuti sa kanila ay matigoos na nang sila ay maging pataba na lang sa lupa. Kasi yung mga taong ganyan ay mga walang kwenta, yung ang hilig bagay ay manira ng kapwa, yung bagang inggit, nakatigilan. Kaya kayo ha, tumigil-tigil kayo, mga inggitera kayo, mga inggiterang palaka kayo.
Ayan, high blood na naman ako, mga meme. Sus Mario Joseph, hindi naman. Kasi yan po yung napapag-usapan lamang. Pero kasi alam niyo po ba na marami pong napapahamak sa ganyan, ha, mga meme? Marami nagkakabarangay at marami nagkakalimandahan sa ganyan. Yung mga issue-issue lang ng chismis na ganyan. At marami rin napapatay sa ganyan. Marami rin nasasampal ang pagmukha dyan, ha, mga meme? At marami din pong nasa-salvage dyan, ha, mga meme? Maraming napapatay dyan. Sa chismis na yun. Kaya kayo ha, tigil-tigilan nyo yung mga chismis. Yung agang-aga eh, hindi pa kayo nakakapagtinis ng bahay ninyo. Andyan na kayo, umpukan agad kayo sa kanto. Are you crazy? Sa tindahan. Are you any more? Kapag lang kayo nakakapagkinamos. Tapos eh, pag-uusapan nyo yung buhay na may buhay. Eh, bakit hindi nyo kaya pag-usapan yung mga sarili ninyo, mga buhay ninyo? So ayan ha mga meme, ngayon ay ituturo ko sa inyo ang mga pangunta na pwede natin gamitin sa mga yan. Dapat po kayo po ay mayroon ito sa inyong mga bahay ha mga meme. Tingnan po kung kayo po ay makakapagtanim dito. Meron po tayong lima, napaka-epektibo ito. Pero yung isa po dito ay wala eh. Wala kasi ako nung isa dito ngayon. Kaya apat lang po muna ang bibigay ko sa inyo ha mga meme. Yan, ang isang halaman na pwede natin maging pangontra sa lahat ng mga chismis na yan, yung mga inggiter at mga destructive people na ganyan, katulad nga ng mga ganyang mga chismosa, mga hidhid, ang inggit sa katawan. Sorry, Joseph. Ay, atis. Yan, kayo po mga meme ay magtanim ng puno ng atis dahil alam nyo po ba na number one ang halamang atis sa pagkontra sa mga negatibong taong ganyan ha mga meme. Ito ang atis. Kapag kahal yung halimbawa ay bumili sa palengke, napakadali po ito si Bubol ha mga meme. Kayo po'y ipunin ninyo ang buto ng atis at yan ipalagay nyo lang po ganyan. Katulad to, ito nga po inilagay ko lang dito at sumibol na ha. At yan ay hayaan nyo lang dyan, hindi man po siya high maintenance na halaman. Kahit isoga nyo lang po ito dyan, talaga mabubuhay na po sa sarili niya. Basta dinidigan nyo lang po ha mga meme. Kasi syempre, kahit naman kayo iuhawi, eh kayo ba siguro matagor still pagka hindi kayo nakainom ng tubig. Joseph, ito ang number one ha mga meme na pangonta at alam niyo po ba napaka-epektibo rin po nito na pangonta sa mga negatibong enerhiya. Yung bubagang mga negatibong elemento katulad ng mga yung mga maligno, yung mga mahilig magpalipad hangin, yung mga mahilig magpabulong-bulong, yung mga may kulam, barang, yan. Mainam po itong pangonta dyan ha mga meme. Mainam din po ito kung kayo po ay maliligo ng pinakuluan ng dahon ng atis. Kapag kayo po ituloy na tuloy at talagang malas na malas kayo sa buhay ninyo, subukan din nyo pong maligo ng dahon ng atis ha mga meme. Alam nyo po ba na ang mga dahon ng atis ay isa sa napaka-epektibong pangonta sa lahat ng mga negatibong enerhiya na maaaring lumulukob sa atin. Yan mga meme. Ang atis. Kayo po yung magtanim nito ha mga meme. At ang number 2 na halaman na dapat po ay meron kayo sa bahay ninyo ay ang oregano. Sus Mario Joseph. Ayan talaga. Medyo maputik-putik kasi hinuha ko po ito sa garden. Sus Mario Joseph. Yan. Kayo po yung magtanim ng halamang oregano dahil alam nyo po ba na napaka-powerful ng oregano. Kahit saan po ay napakaraming itong gamit ha mga meme. Pwede po siyang panggamot, pwede siyang pangkontra sa lahat ng mga negatibong enerhiya at pwede niyo rin siyang gamitin na panghalina ng kaswerte. Handal, alam niyo po ba na ang Sus Mario Joseph, ang bango talaga. Oh. Alam niyo po ba na napaka-epektibong pang-attract ng kaswertihan ang halamang oregano? Kayo po'y magtanim nito ha mga meme. Mas mainam po kung kayo po'y makakabuhay nito sa inyong bakuran ha mga meme. Itusok niyo lamang po ito dyan. Napakadali ito mabuhay. Talagang parang ito hindi rin siya high maintenance baga. Itusok nyo lang siya dyan, isogan nyo lang siya dyan. Hayaan nyo lang siya dyan. Talaga siya parang mamaya-maya nagtatatarang na yan. Talagang buhay na siya. Basta syempre, didiligan nyo rin po ha mga meme. Hindi naman po kailangan ito masyadong alaga. Hindi katulad ng mga halaman ng mga mamahalin dyan, mga orchids baga, na kailangan spray nyo pa araw-araw. Ito po yung hindi ha mga meme. Ang oregano. Number one po yan. At alam niyo po ba na ang oregano ay number one din na makakontra sa mga negatibong elemento rin ha mga meme. Yung nga yung mga maligno rin yan, mga may sula ang bibig, may mga kula, may mga ganyan, may mga palipad hangin. Number one din po ang oregano. Yan. At number one din yan po sa mga inggiterang ganyan. Yung may mga kumbaga matatalim ang dila, yung may mga matatalim ang mata. Ito po ay kukontra sa kanila ha mga meme. Ang halamang oregano. Yan po. Ibababa ko. Ang ating pong number 3 na halaman ay ito po. Jaran, ano ito? Damo? Hindi. Hindi po ito damo. Ito po ang tanglad.
Sus Maria Joseph. Yan, ang tanglad po ay isa rin sa number one na napakainam na pangontra sa mga ganyang negatibong enerhiya at napakainam din po, number one din sa paghatak ng kaswertihan, ha mga meme. Alam niyo po ba kung kayo po ay makakapagtanim ng tanglad at ito po ay mabubuhay ninyo ng sa loob ng isang taon at ito po ay napabulaklak ninyo, ay nako, Sus Maria Joseph, kayo po'y talagang dadaga sa inang kaswertihan. Kasi alam niyo po ba na ang bulaklak ng tanglad ay bihirang-bihira lumabas. Kailangan po kayo po ay magtatanim ng tanglad tuwing mahal na araw po. Tapos hahayaan niyo siya dyan ng isang taon, ha mga meme. At huwag niyong babawasan kahit isang dahon. Huwag niyong hahayaan niya na kukunan o babawasan ng ibang tao. Hayaan nyo lang siyang lumaki dyan. Isogan nyo lang din siya dyan sa tabihan. At yan ay sisibol yan. At talagang yan ay dadamit, lalago talaga. At pagkatapos, kapag ka nakaisang taon yan, mga meme, hayaan nyo lamang po yan dyan. At talagang pag yan ay lumaki talaga at humabong talaga ng bonggang-bongga, yan po ay magbibigay sa inyo ng kaswertihan. Kayo po ay bibigyan niya ng bulaklak, mga meme. Pero ang bulaklak po nito ay kailangan po ay makuha nyo tuwing mahal na araw din po, ha mga meme, tuwing Jerry Santo. Kasi pagkayan pong bulaklak ng tanglad po ay lumabas, yan po'y bilis-bilis din nawawala. Yan po'y napakabilis din matuyo, ha mga meme. At napakabilis din mawala ang bulaklak ng tanglad. Napakainam po kayo kapag kayo po makakakuha ng bulaklak ng tanglad, ha mga meme. Number one din po ito na pangontra sa mga negatibong enerhiya. Yung nga yung mga, may ganyan din, may mga sula ang bibig, mga matatalimang dila, yung mga matatalimang mata. Nako, number one din po ang dahon ng tanglad, ha mga meme. Like, diba sabi ko nga sa inyo, kayo po ay laging magsabit ng dahon ng tanglad sa inyong pintuan para dumaloy ang lahat ng kaswertihan sa inyong tahanan. Yan mga meme, napaka-positive po kasi ng dahon ng tanglad. At lalong-lalo pa po kung kayo po ay magtatanim ng buhay na puno ng tanglad sa inyong bakuran, ha mga meme. Ito naman po ay napaka-inam kapag ka ito po ay ilalagay nyo sa may trangkahan ng inyong pintuan para hindi po makakapasok ang mga negatibong enerhiya o yung mga may tangkangan ganyan, may mga masamang tangka nga sa inyo na gusto kayong siraan. Ito po ang kukonta sa kanya. Yan, ang dahon o ang puno ng tanglad, ha mga meme. Yan, halamang tanglad. Ang aking pong number 4 naman ay ito pa, Sus Maria Joseph. Ito din sa napaka-powerful sa lahat, ha mga meme. Ako po, basa. Ang, ano ito, Sus Maria Joseph? Ang aloe vera. Yan mga meme, ito ay sinasabi din na talagang napaka-ancient na, ha mga meme, sa pagbibigay ng kaswertihan at pagkonta rin sa kamalasan. Sus Maria Joseph, opo, paano naman siya nag-work? Yan, kayo po'y magtanim lamang ng ganito sa isang paso, mas mainam po kung sa lupa, diretso na. Kasi mas mainam po kapag tinatanim po ang aloe vera sa inyong bakuran, ha mga meme. Kapag mas mainam po kung itatanim ang mga aloe vera sa loob ng inyong bakuran at lalong-lalo na sa may harapan ng inyong mga trarangkahan, ha mga meme. Kayo po'y maglagay lamang po nito. Halimbawa, kayo dyan eh, palagi pinagchichismisan, lagi lang kayo tampulan ng mga intriga at usapan. Kayo po ay magtanim ng puno ng aloe vera at makikita nyo, kayo lulubayan yan, yung mga chismosang yan, yung mga hidhid sa gilagit ang kasamaan. Sus Maria Joseph. Hintayin ko po, bakit ba kasi maraming ganyang klaseng tao? Ano yung, kayo wala namang ginagawang masama. Kayo naman hindi mo mas na pinakikialaman. Pero lagi na lang ikaw ang talagang hamit na hamit nilang ichismis at pakialaman. Sus Maria Joseph, mga inggitera kayo. Sus Maria Joseph. Yan, ito po ha, magtanim din po kayo ng aloe vera kasi alam niyo po ba na ang aloe vera ay number one din po sa pagkonta sa mga negatibong enerhiya na yan, ha mga meme. At talaga naman kayo po, pag manghihalaman kayong aloe vera sa inyong mga bakuran, nako, kayo'y lalayoan yan ng mga chismosang yan, yung mga walang hiyang mga taong yung mga ganyang klaseng tao ay lalayo na sa inyo. At din ako, maiinggit sila, mamamatay sila sa inggit, pero wala na silang magagawa, ha mga meme. Eh, hihayaan nyo lamang silang maiinggit sa inyo, bakit baga? Mamatay sila sa inggit. Yan. At yan ang ating number 4, ang halamang aloe vera. At yung isa nga sinasabi ko sa inyo na panglima po, ha mga meme, ay ang puno o ang halamang luyang itim. Yan, ako mga meme. Ako'y buwala nga yung luyang itim dito, ha mga meme. Kasi medyo bihira kasing makuha ang luyang itim. Are you crazy? Pero kayo po'y napakaswerte kung kayo po'y makakatikhan yan, ha mga meme. Kayo po'y maghanap ng puno ng luyang itim. At yan po ay itanim ninyo sa inyong bakuran. Sinasabi ko sa inyo, kahit aswang, lalayo ang kayo niyan. Are you crazy? Are you out of your mind? Sa lahat ng mga negatibong enerhiya na maaaring puminsala sa inyo. Yan, yung may mga palipadhangin, yung may mga barang, may mga sumpa, yung may mga sula ang bibig, may mga sula ang dila, yung mga itimang mga dilagits. Ano ba itimang dilagits? Bakit kaya?
Susubaru Joseph, yan po'y number one ha mga meme, ang luyang itim. Kapag kayo po'y makakaatikhan yan ha mga meme, ay napakainam po. Pero yan po dapat daw po ay kusang ipinagkakalaw sa inyo. At yan po'y maaaring din yung kumakuha kung yan po ay nanakawin ninyo. Pero huwag yung hihingin. Kasi yan po ay dapat daw kusang ibibigay sa inyo o nanakawin ninyo mga meme. Susubaru Joseph, ganun pala yun. Opo, kasi yan daw po ang duyang itim, kapag ka daw po yan nakuha ninyo at ayaw din yan sa inyo, yan po'y kusa ding mamamatay at matutunaw yan. Aww. Pero kapag ka gusto po kayo ng luyang itim, yan po ay yayabong at lalaguyan. At yan po ay magbibigay sa inyo ng proteksyon ha mga meme, ang luyang itim. So yan po ha mga meme, yan lang po ilan lamang sa mga halaman na pwede po natin gamitin na mga pangontra sa mga negatibong enerhiya na yan na maaaring puminsala at gumambala sa atin. Lalong-lalo na nga po dyan sa mga inggitera na yan at mga chismosa na yan na walang ginawang magaling sa buhay. Yan mga meme ha, subukan nyo po magtanim ng mga ganyang halaman sa inyong mga bakuran. At makikita nyo ang pagbabago na maidudulot nito sa inyong buhay. And so with that mga meme, sana po may napulot naman kayo mga bagong idea at kaalaman sa pagkontra sa lahat ng mga kamalasan. And with that mga meme, keep safe and God bless. Thank you for watching. Bye mga meme. Before we end, mga meme, let's do the shoutout. Shoutout kay Miss Chin Yu and kay Miss Nanita Dakun. Shoutout kay Mr. Jun Tamayo at kay Miss April Vrani. Mega shoutout kay Miss Flordelin Busano at kay Miss Ivy Coronel. Mega shoutout kay Miss Marlene Marcos ng Athens, Greece at kay Miss Denise Dakulan. Shout out to Miss Susumariose. May ipi! Kumulan kasi. Kumulan ba? And before we end, mga meme, let's do the shoutout. Shoutout kay Miss Chin Yu at kay Miss Ninita Buka. Mega shoutout kay Mr. Jun Tamayo at kay Miss April Brady. Shoutout kay Miss Maricel Mabalot at kay Miss Florida Cortez. Mega shoutout din po kay Miss Nieves Ruadel at kay Miss Mary Natanawan. Shoutout din po kay Miss Florida din Busano at kay Miss Ivy Coronel. Mega shoutout din po kay Miss Marlene Marcos ng Athens, Greece at kay Denise Dakulan. Shoutout kay Miss Sherry Acalis at kay Miss Will Mascat. Mega shoutout din po kay Miss Sharon Dabacol at kay Miss Sheila Takahashi. Mega shoutout din po kay Miss Melody Orpiano at kay Miss Meryl and Dominic Jacob. And with that mga meme, keep safe and God bless. Thank you for watching and don't forget to brush your teeth. Bye mga meme!